Hi, this is Karanzu Blog, my YouTube channel. Welcome. Today, meron tayong pag-aralan na man-to-man tennis lesson like Federer. So ang una sa tennis, dapat pinaka-importante dito sa swing. Pag-aralan pala natin ngayon yung forehand tennis lesson. So, ang pinakauna dito, mayroon pala tayong tatlo. Yung pinakauna yung swing, yung sa kunta, at saka yung sa correct finish. Kailangan tama yung pag ano mo sa feet sa bola. So, ang unang-una rito sa ano yung dito tayo sa swing. Ang pinakauna talaga ang swing mo, huwag yung masyadong malaki. Yung ganyan yung gaganon ka na. Huwag din yung gaganon, wala. Hindi ano yan, walang power yan. Kasi kailangan natin dito to develop powerful forehand. So, para ma-develop natin ang powerful forehand natin, kailangan natin yung proper swing. So, unang-una, i-ganon natin yung kamay natin sa harap. Tapos habang naka-position tayo, tapos dapat yung swing mo, ano yung parang C ba? Parang C. Ganun. Welcome to my YouTube channel. This is Karanzu Blog. Welcome kayo sa ano man-to-man tennis lesson natin. Ang ano natin ngayon ay forehand. Basic forehand. So, ang unang-una talaga, lalagay mo yung ano natin sa stern forehand grip. Ganyan. Tapos ito, yan ang pinakauna. Tapos ngayon, kailangan yung swing natin, kailangan dapat ano siya, huwag yung malaki. Yung sobrang laki, huwag din yung idiretso mo na gano'n. Kasi importante kasi yung ano natin dito, swing. Napaka-importante yung swing sa ano, sa talag nito, power. Kasi pag wala kang proper swing, yung ano mo, wala, mahina yung palo mo. So, dapat, tama lang yun. Ganito nagkalaki. Ganyan. I-literacy mo siya gano'n. Tapos, yan. Yung kailangan, sa kuntak mo, nasa harap, ganyan. Yan ang tama talaga. Huwag yung gaganon ka, kasi pagka yung gaganon ka, ano na yun? Sasabit yan dito. Kailangan may distance ito na hindi siya tatama dito. So, kailangan ganon. Yan, tama yan. Yan yung pinaka-contact point mo na sa harap. Huwag dito. Wala yan, walang power yan. Huwag din dito. Wala, dapat sa harap. Yan. Tapos arakit, dapat nagaganon. Hindi nagaganon. Wala yan. Lilipad ang bula niyan. So, pag ganon mo dapat, pag tama sa bula, yan. Nakaganon ang racket. Yan. Kasi pag gaganon ang racket, ang tendency, lilipad. Mag-a-out yung bula. Lalabas siya. Okay. Hello, mga Karanzu. Welcome to my channel, Karanzu Blog. Ayan. Mag-drill tayo. Part 2 ito sa dun sa unang drill natin sa forehand. So, kung balik-balikan natin yung forehand natin, meron siyang
mayroon siyang sapurhan natin, balikan natin yung nakaraan. Natin sa maintenance lesson sa ano, pinakauna talaga sa ano, yung swing, di ba? Swing. Maaalala niya yung una natin vlog. Pangalawa, yung contact dito sa harap. No? So, swing, contact sa harap, huwag contact dito, huwag dito, kailangan ganyan. Dito may distance, huwag lalapit sa ganyan, hindi lalayo. Tapos yung correct finishing touch niya. So, tapos doon sa drill natin nung nakaraan, ano talaga natin dito to develop yung modern forehand tennis natin na kailangan power. Meron talaga siyang power na palo. Tapos balik-balikan natin brass up, tapos yung legs, gagamitin natin yung legs para yan, para malakas. Tapos swing, tapos yung distance sa bola yan. Huwag yung racket ang ilapit, paa ang ilapit. Tapos yung ano natin, yung coil at saka uncoil. Yan. Ganun ang proper. Diba? Okay. Ngayon, palo na tayo. Wala tayong problema kasi bula natin, no? Hindi na uubos to. Kasi tatalikod ako eh. Tatabi natin yung bula. Napakita ko lang sa'yo na pag nangigigil ka, lalo ka hindi makatama sa bola. Kaya dapat relax ang buong katawan, simula sa paghawak, relax dito at boom, relax buong katawan. Kasi pag inumpisahan mo manggigil, kahawak pa lang ng racket at malakas
hawakan mo para kang napalo ng yung katakot-takot na ano, parang patay mo yung axe na ano. Diba? Ang paghawak sa racket, wala, para kang humawak ng ibon. Na, diba yung ibon, pag lakasan mo yung hawak na, mamamatay. Pag luwagan mo rin, lilipad. Sa hawak noon, yung hindi siya mamamatay na hawak, hindi rin siya lilipad. Yun, ganon ilarawan yung paghawak ng tennis racket. Kasi pagka manggigigil ka, hawak mo eh, talagang kala mo papalo ka ng ano. At una doon, ito. Mapapaltos yung dito mo ito. Mapapaltos ito. Kaya dapat relax, hawak. Kailangan lang ito. Ito, parang naka-trigger siya. Ang purpose niyan, para yung racket hindi iikot. Kahit maluwag mo yung hawak mo, hindi na siya mag-twist. Kasi dahil dito, para naka-trigger, kumbaga. Para naka-ano ka ng kape. Ang problema. Marami tayong bulaw, hindi mo usok-usok.